Itong araw, mga master, ay inanunsyo ng Malacañang ang pag-appoint ni Pangulong Bongbong Marcos kay dating PhilHealth Expert Panel Member and Board of Director na ngayon ay bago na at Acting President and CEO ng PhilHealth, si Emmanuel Ledesma Jr. Siya na po, mga master, simula po nitong araw ang bagong Acting President and CEO ng Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth. Isa nga po, mga master, sa mga puno ng issue na ahensya ng gobyerno. Pero kasabay po niyan, mga master, ay tila ito pong bagong President and CEO ay mayroon din pong baon na issue. Katulad na lamang po nito pong desisyon ng Supreme Court tungkol po ito doon sa dating issues ng kanyang dating pinamunuan na Public Sector Asset and Liabilities Management Corporation. Sa isang desisyon ng Supreme Court, mga master, ang link nito ay makikita po niyo sa description. Ito po ang desisyon ng Supreme Court sa issue laban sa pagitan na dating ahensya ni Ledesma at ng Commission on Audit. Ayon nito, simula po noong 2022, ang Public Sector Asset and Liabilities Management had been reimbursing extraordinary and miscellaneous expenses to its officers and employees with certifications issued by the claimant as evidence of disbursement. Pero ito daw pag-i-issue lamang ng certification, mga master, ay pinagbabawal na. Dapat daw ay resibo and other document evidencing disbursements ang maging basihan ng ahensya para mag-release ng ito pong extraordinary miscellaneous expenses. And despite such advice, ayon po dito, mga master, maging hanggang 2008 at 2009, patuloy pa rin ang pag-release ng Public Sector Asset and Liabilities Management ng extraordinary miscellaneous expenses sa kanyang mga officers. Kaya nga po, mga master, sa desisyon nitong Supreme Court ay in-affirm po nila yung desisyon ng COA. And as an effect, the officers of Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation who approved and certified the disbursement of the 2008 and 2009 extraordinary miscellaneous expenses are solidarily liable to refund the disallowed amounts, while all the recipients are liable to refund the amounts that they individually received. So pinasauli po ng COA at maging nito pong desisyon ng Supreme Court yung pong nirelease ng Power Sector Asset and Liabilities Management Corporation na extraordinary expenses para sa kaniyang extraordinary miscellaneous expenses para sa kanyang mga opisyal at mga empleyado. So yun po ang isa sa mga issues na nakakabit dito po sa kasalukuyang acting president and CEO ng PhilHealth na ngayong araw lamang po idineklara o pinapanumpa ng Pangulong Marcos. So abangan po natin, mga master, kung ano po yung mga magiging issues dito at ano po ang magiging reaksyon ng publiko sa pag-appoint kang Emmanuel Ledesma Jr., ang dati pong isa sa mga board of directors ng PhilHealth bilang bagong acting president and chief executive officer.